Good afternoon mga kaibigan, mga kabilyard. Welcome to Efren Reyes the Magician Reaction and Commentary Videos. For today's reaction video, pag-usapan natin itong isang laban ni Efren Reyes dito sa USA. Ito yung pinaglabanan nila dito sa Street Lights Billiard Academy. At maliit lang naman ang pusta nila dito, pero mapanood natin itong laban ni Efren Reyes versus Mark Williams, no, isa sa magagaling na player, local player dito sa USA. At ito ay naganap dito sa isang billiard and pool hall dito sa USA, Nevada. Makikita natin dito may mga visitors si Efren Reyes. At in-invite si Efren Reyes para makapaglaro dito sa match na ito at makapusta ng kahit $3,000 lang. Ayan. Ngayon, si Efren Reyes ang nasa table at aiming siya dito sa one ball, kaya lang walang possible shot dito sa corner pocket dahil nakaharang itong 8 ball. Aiming si Reyes dito ngunit wala siyang available shot dito sa corner pocket dahil nakaharang itong 8. At tingnan natin kung anong diskarte ni Reyes dito sa 1 ball. Tinry niyang ipinahin, no, sa side pocket at nagawa niyang ipasok itong 1 ball na ito. Mahusay pa rin talaga si Efren Reyes kahit nasa 67 years old na siya sa panahon na ito at napakahusay pa rin ni Reyes dito sa kanyang tira. Very precise pa rin yung kanyang mga cue ball control and ball preparation. At makita natin, no, yung kanyang cueing napakahusay pa rin kahit matanda na siya. Halos hindi pa rin kumukupas talaga at napakataas ng kumpiyansa niya dahil sa mga experience niya, no? At dito nga sa laro na ito, makikita natin yung galing ni Efren Bata Reyes. Dumikit ang cue ball dito sa object ball at kailangan niyang ikat ng mabuti ito. At medyo nahirapan siya dahil yung extension ng kamay niya, nahirapan siya dyan. Ganun pa man, naipasok pa rin ni Reyes at maganda yung ball positioning niya sa 8. Ito ay isang 9 ball match, race to 5. Pustahan nila dito $3,000 at ito, last ball para sa rack number 1. Pasok ang 9 at umiscore dito si Reyes ng isa. Si Reyes pa rin ang magbe-break dito sa rack number 2. Mukhang walang pumasok dito sa break na ito ni Reyes at available, may available spot, no, yung opponent niya na si Mark Williams. At mapansin natin dito si Mark Williams, isa rin to sa pinaka magagaling na local pool player dyan sa Nevada. Medyo alanganin dito itong tira ni Reyes at tumago ng konti. Pero tingnan natin kung meron siyang possible shot dito sa 1 ball.
So magbabang shot si kick shot si Reyes dito sa ball number 1. Napakahusay niya, napadaan niya pa rin doon sa pagitan ng 6 at saka ng 7, no? At ganun pa man, wala na naman siyang position dito sa ball number 2. Napakahusay nung kick shot na yun ni Reyes at nagawa niya ng paraan tamaan, no? At ito nga, biglang tumago ang cue ball dito sa likuran ng 7 ball. Panibagong kick shot na naman ni Reyes, kabila ang kick shot. Tingnan natin kung magawa niya ulit dito sa ball number 2. Muntik na may pasok ni Reyes at unfortunately mukhang nahanda. Meron siyang opening doon sa ball number 2 itong kalaban niyang si Mark William. So aiming si Mark William dito sa ball number 2. Ball scratch and foul itong si Mark. Ball in hand naman kay Reyes. Ang score natin ay 1-0. Si Reyes pa rin ang leading dito sa score. Ball in hand para kay Reyes. Itinutok niya sa corner pocket itong ball number 2. Aiming si Reyes sa ball number 3. Pumasok pa rin at maganda ang takbo ng cue ball. Meron siyang magandang position at saka open wide itong 4 ball sa corner pocket. So maganda yung position ng bola dito sa 5. Pumasok at mahina yung tira na yun ni Reyes para makakuha siya ng magandang angle. Last 2 ball dito si Reyes at makita ninyo long shot itong ball number 7. Mintis si Reyes dito sa ball number 7 at na-open dito kay Mark Williams. Tingnan natin kung makuha ito ni Mark at pumunto siya dito sa score na ito. Sinipat ni Mark yung ball number 3. Tingnan natin kung kakayanin niya sa corner pocket. Last ball dito si Mark para sa rack number 2. Pasok ang 1 at pumunto si Mark. All 1 ang score natin. Si Mark naman ang magbe-break sa rack number 3. So maganda yung ball positioning ni Reyes, kaya lang sumobra ng konti dito sa ball number 4 doon sa corner pocket.
tablang score natin sa all one at ito'y race to 5 lang. Panalo dito ng $3,000 ang mananalo. Medyo mahina itong takbo ng bola, no, dahil itong ball number 5 ay nasa dikit ng side pocket, dikit ng rail. Nag-bang shot si Reyes, tumama sa 9 at mukhang nakapagpa-play safe siya dito, pero possible, may possible shot itong ginawa ni Efren Reyes. So back to table itong si Mark William para sa ball number 5. Pasok yung 5 at tumutok dito sa 6. Sinipat niya sa corner pocket. Tingnan natin kung papasok yan. Pasok ang 6 at maganda ang ball positioning para dito kay Mark Williams. Last ball para sa rack number 3. Si Reyes ang magbe-break sa rack number 4. Ang score natin ay 2-1. Si Mark Williams ang leading. This is a race to 5 mats. Si Reyes ang nag-break pero nakatago itong 1 ball sa likuran ng 9 ball. Ball in hand para dito kay Mark Williams. Hindi pumasok at na-scratch itong cue ball. So tinutok ni Mark Williams itong cue ball dito sa 1 ball para makakuha ng better positioning doon sa 15 ball. Kinaliwa ni Mark William itong uno at nagpa-backspin siya para makakuha ng good ball positioning. At ito nga, nagtagumpay si Mark William. Kayang-kaya na niyang nipisan itong 6 ball na ito para meron siyang ball positioning sa ball number 3. Aiming sa ball number 3 sa corner pocket.
last 2 ball para dito kay Mark Williams at in-spot niya itong 8 ball sa corner pocket. Ang score natin ay 2-1. Lamang dito si Mark Williams at mukhang makaka-run out pa siya dito sa rack number 4. So this is a race to 5. Ang score natin ay 2-1. Si Mark Williams ang nasa table at mukhang makaka-run out pa siya dito at dadagdag ng isang puntos. Pasok ang 9. Ayun, dagdag ng isang puntos kay William. 3-1 ang score. Si Mark pa rin ang mag-break dito sa rack number 5. May pumasok na bola dito sa kaliwa, sa ilalim na corner pocket. At mukhang may possible shot pa rin dito si Mark William. Open ang 1 ball. Pumasok ang 5 no dito sa corner at open ang 1 ball. Tingnan natin kung magawa ng paraan ito ni William at makakuha ng magandang position after nitong ball number 1. Maayos pa rin ang ball positioning niya dito sa ball number 2. Si Efren Reyes ay madalas din magpunta dito sa billiard hall na ito. At marami na rin siyang nakalaban dito. Binalikan niya ulit itong location na ito dahil in-invite siya ng local people dito para makalaban siya dahil meron siyang tournament sa isang lugar. Kaya pumasyal muna dito habang naka-break time sila sa tournament. Aiming sa side pocket. Maganda yung tira niya doon pero kumis dito sa 9 at napasobra ng lakas. Kaya nawalan ng balanse at nawalan ng magandang tira itong si William para dito sa ball number 3. Nag-play safe itong si William pero na-open ang table dito kay Reyes. So open ang ball number 3 dito sa corner pocket. Long shot ang nangyari dito. So aiming si Reyes dito sa ball number 4. Bounce ng konti para makakuha siya ng magandang ball position sa ball number 6. Napakahusay ng ball control ni Reyes talaga. Isa sa pinaka magagaling sa billiard and pool no ang skills ni Efren Bata Reyes, yung ball control. Kaya niyang papuntahin sa kahit anong lugar itong bola. Kaya madali siya makaposisyon. No? Napakaayos talaga ng kanyang control na yan. Mapansin ninyo lahat ng mga tira ni Reyes. Alam na alam niya kung saan pupunta itong bola.
mga basic shots, no? Pero yung cueing ang pinaka-importante din dito. Ito, babawi ng isang punto si Reyes. 3-2 ang score natin dito. Lamang pa rin ng isa si Mark Williams. Si Reyes ang magbe-break sa rack number 6. May pumasok, no, na bola. 2. Isa sa side pocket at isa sa corner pocket. So, si Reyes pa rin ang titira. Open ng 1 ball sa corner pocket. Next object ball, itong ball number 3 sa corner pocket. Dumikit ng konti itong cue ball dito sa ball number 4. No? Medyo rigid yung ball positioning. Kaya tingnan natin kung hindi ma-scratch ito. Backspin ang ginawa ni Efren Bata Reyes, no, kaya nakakuha ng magandang ball position. Aiming siya sa ball number 5 sa corner. Mahina yung tira ni Reyes na yon para sa ball number 6. Last ball para sa rack number 6, si Reyes pa rin ang titira. Mukhang makakatabla siya dito sa rack number 6 na ito. Sumablay si Reyes doon, no? At automatic yun, conceded si Reyes. 4-2 ang score natin. Na-score kay Mark yun dahil nag-concede yan si Reyes. Si Mark ang magbe-break dito sa last rack. Rack number 7. May pumasok at si Mark pa rin ang titira sa rack number 7. So aiming itong si Mark Williams sa ball number 2 pero nakaharang itong 4. At sinipat niya para sa cushion first. Masyadong manipis yung tira na yun ni Mark, no? At ganun pa man na patago niya at ball in hand kay Reyes dahil sa kanyang foul. Aiming si Reyes sa ball number 2. Napaka-finesse ni Reyes sa kanyang mga tira, no? At
Very basic pero napaka-effective ng kanyang mga ball positioning. At makikita ninyo dito yung power control sa pagtira, no? Yan ang pinakasusi dito sa ginagawa ni Efren Reyes. Last 3 ball para dito sa rack number 7. Aiming si Reyes sa 7 ball. At mukhang mag-iingat na dito si Reyes sa mga last ball, no? Para hindi na maulit yung kanina. Last ball ay na-steal pa yung puntos dahil hindi pumasok at nag-hang cliff-hanging doon sa bibig ng corner pocket. Last ball para sa rack number 7. Pasok ang 9 at ang score natin 4-3. Si Mark Williams pa rin ang leading sa match na ito. This is a race to 5. Tingnan natin kung makabawi dito si Reyes. May pumasok dito sa corner pocket. So naitago itong cue ball sa likuran ng 2 and 3 at nakaharang din itong 9 para tamaan itong 1 ball, no? So mahusay talaga yung kick safety ni Efren Reyes. Ball in hand para dito kay Reyes dahil na-foul si Mark William at mukhang makakahabol dito si Reyes dahil naka-ball in hand siya. Kayang-kaya niyang i-manipulate yung position ng mga bola, no? At ito nga sinisipat ni Reyes itong one ball dito sa kalingap. Pasok ang 1, tumama ng konti dito sa ball number 2 at meron siyang possible shot dito sa corner pocket. Pinakarga ni Reyes yung 3 para lumayo ng konti at makakuha ng magandang angle para dito sa ball number 3. So sunod na bola, yun nga, inispatan ni Reyes itong location kung saan nakalagay itong ball number 5. Pasok ang 3 at nabump ni cue ball itong 6 ball kaya gumanda pa lalo yung ball preparation or positioning dito sa ball number 5. Last 2 ball dito si Reyes at aiming siya dito sa ball number 7.
Maganda ang pinapakita dito ni Reyes at mukhang tatabla siya, no? 4-3 ang score natin. Si Reyes naman ang nasa table at mukhang makaka-run out siya dito para makatabla. May 8 pa doon sa corner pocket. So mapansin natin dito hindi pumasok at nakuha pa ring ma-open dito sa side pocket, pero sinisipat niya sa corner pocket, no? It's either side or corner, pwedeng ipasok ito, pero tingnan natin kung anong discard dito ni Mark Williams. Masyadong manipis yung tira na yun ni Mark Williams, no? At sumablay, kaya na open pa rin dito kay Reyes ang ball number 1. Dumikit dito sa cushion sa side, sumablay yung bank shot ni Reyes at yun, nakaganti siya ng dikit doon sa itaas. So nagkakamali dito sa last ball, no, ang mga player na ito. Mukhang gigil sila na ipasok itong 9 ball. Tingnan natin kung sino bibigay sa dalawa. Aiming siya doon sa corner pocket. Masyadong manipis, oh. Cushion first yung tira na yun ni Mark Williams at na-open na naman ang one ball. Tingnan natin kung makuha na ito ni Efren Bata Reyes. Panibagong bank shot. This time, kumanto na naman. At nahanda na naman dito kay Mark Williams. Talagang pinapahirapan sila dito sa 9 ball na ito, no? At dalawang bank shot na ni Reyes na yon na kumanto. Dalawang pina naman dito kay Mark Williams na sumablay. Ito yung pangatlong tira ni Mark Williams. Open wide at saka straight na ito dito sa corner. Tingnan natin kung hindi magmimintis. Masyadong manipis na naman ang tira ni Mark Williams doon. Ito, balik sa table si Reyes. Pangatlong attempt ni Reyes. Ang score natin dito, 4-3 in favor of Mark Williams. At si Reyes mukhang may pag-asang tumabla. This is a race to 5 match. Pasok ang 9 at tumabla nga si Reyes dito, all 4. Si Mark Williams ang magbe-break. Open ang one ball dito kay Mark. Tingnan natin kung magawa niya ng paraan ito ma-clean up itong natitirang bola na ito.
bang shot niya yung uno, pumasok, ang ganda ng tira. Pero mukhang tumago naman dito sa likuran ng 8, no? Kaya mahirap pa rin ipasok itong ball number 2. Mukhang sinuswerte pa dito si Reyes dahil itong kalaban niya hindi ganong mahusay sa ball control. Nagbang shot siya, hindi pumasok at tinry niyang itago sa 4 ball pero lumusot ang cue ball kaya open ang 2. Tingnan natin, may possible shot pero yung pocketing napakahirap. Long shot ito para sa ball number 2. Tingnan natin kung ma-combination niya yung 2 to 3 or pwede rin ibang shot kung kakayanin ito ni Mark Williams. Back to table itong si Reyes at may possible na siyang ikarom itong 2 ball papunta doon sa 3 ball dahil naka clip hang na yung ball number 3. So tingnan natin kung kayanin ito ni Efren Bata Reyes. Pumasok yung 3 at meron pa rin na available na shot itong si Efren Bata Reyes. Last 4 ball dito sa last rack, no? At makita natin si Reyes ang nasa table. Pareho ang score natin dito, 4 all. Pasok yung ball number 2 kaya lang humarang naman itong nag-kiss itong cue ball dito sa 9 ball. So walang tira itong si Reyes. At tingnan natin ang tira ni Reyes. Mag-kick-shot siya dito. Tingnan natin kung makikick-shot itong 4. Mukhang papasok. Humanda dito sa kalaban si Mark Williams ang babalik sa table. Maganda ang posisyon nitong tatlong bola na ito. Mukhang makaka-run out nga dito si Mark Williams. So last 3 ball para dito sa last rack. Si Mark Williams naman ang nasa table. Open ang 4 ball. At maganda ang ball positioning para sa 8 ball. Last 2 ball at mukhang aiming si Mark dito sa side pocket para sa 8 ball.
pasok ang 8 ball at maganda ang ikot nitong bola. Long shot ng konti pero manageable na ito. Tingnan natin kung maipasok ni Mark William at manalo dito sa rack na ito. $3,000 ang nakataya dito sa pustahan nila. So tingnan natin kung manalo dito. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah.